The Snowpiercer 2003. Ang braso niya ay pinasok sa butas ng dingding. Sobrang sakit, sabi ng babae, 7 minuto. Gusto niya muna magsalita, makalipas ang eksaktong 7 minuto. Ang braso niya ay nilabas. Ito ay nagyelo. Ang lalaking may hawak ng malaking martilyo ay bigla na lang. Sa hinahaharap, ang mundo ay magyeyelo. Mamatay ang sangkatauhan. Ang maswerteng mga nakaligtas ay nasa tren na hindi humihinto. May mahigpit na pagkakaiba-iba. Ang mga mayayaman ay nasa cabin. May hardin, aquarium, naglasing at sumayaw na parang wala ng bukas. Ang mahihirap ay nasa dulo. May isang kama, hindi man lang makaligo. Kakain ng protina isa sa isang araw kagaya ng poplar tea na kinakain nung bata pa tayo. Kada isa ay may lamang shell ng shrapnel. Sa loob ay may papel. Meron raw isang tao sa kulungan ang nagdesenyo ng safety system ng tren. Matutulungan niya sila na makatakas. Ang mga sundalo ay dumating para bilangin sila. Kailangan ng mga bata muna. Nalamang ang isang ama ay kasama ang kanyang anak. Mabilis na kinuha ang bata. Lumabas ang secretary. May hawak na panukat. Sa oras na iyon, nakita niya ang matabang babae, nasaan ang bata. Lumipat siya, papalapit ng papalapit. Sobrang nag-aalala ang matabang babae. Nang biglang, ang secretary ay tumalikod. Ang mga sundalo ay sumigaw. Si Tim. Ang babae ay nadulas at sinabihan ng anak na tumakas. Ang mga tao ay gumawa ng gulo, hindi mapigilan ng mga magulang batuhin ng sapatos. Nataman sa ulo ang secretary at nagdugo pero lalo siyang nasabik. Ito ang dahilan ng parusa. Ang sabi ng babaeng ministro, ang mga tao ay ipinanganak na may kapalaran. Ang matandang si Mr. Gilman ay biglang tumayo. Ang isang paa ay pilay, may gamit na patpat. Pero ang tungkod na suporta sa kamay ay isa ring kawit. Siya ay nakaranas na ng maraming parusa. Gusto niyang makita ang nagdesenyo ng tren. Ang parusa ng pagyeyelo. Dinala nila ang bar aisles na bakal. Oras na para kumain. Sabi ni Curtis sa kasama na walang mga bala ang baril ng mga sundalo. Sa loob ng 17 taon, marami ng pagpaparusa ang nagawa. Mabilis na inagaw ang baril. Wala nga itong mga bala. Lahat ng may sandata ay sumugod ng mabilis. Mabilis si Curtis na kumilos. Ang bakal na kahon ay nakaharang sa 3 pintuan. Ang mahihirap ay malakas. Mabilis na natalo ang mga gwardiya. Pero isang matangkad at maskuladong lalaki ang humarang sa daan. Tumakbo ng mabilis. Pinulot ang susi. Sa loob ng kulungan, ang bawat bilanggo ay nasa isang selda. Pagkabukas nalaman nila na si Wilford ay nasa coma pa rin. Mabuti na lang may dala silang mga tableta. Si Wilford ay nasabik dito. Unti-unting nakagalaw. Siya ay nakabangon. Sinabi ni Curtis na gusto nilang pumunta sa engine room. Nagulat si Wilford at napatanong kung ito ba ay nasa matinong pag-iisip. Siya ay sigurado. Sinabi ni Curtis na sa kada pinto na mabubuksan kapalit ang tableta. Ninakaw ni Wilford ang susi. Nabuksan ng mabilis ang unang pinto. Sabi niya ay walang tao sa likod ng pinto. Wala nga. Ang mga pagkain ay di pa nakukuha. May tunog na narinig. Ito ay dahil ang tren ay lumabas sa lagusan. Lahat ay natakot. Ang cabin ay madilim at unang pagkakataon nasa nagan ng liwanag. Si Gilliam lang ang malungkot. Ang labas ay nagyeyelo. Pagkatapos ng pangalawang pinto ay ang pagawaan ng protina. Mayroon lang isang nagtratrabaho, na pagtanto ni Curtis pagkatapos ng maraming taon. Tanong ni Curtis, isa ka bang mensahero? Alam niya lang na may nagbigay sa kanya ng mga kartotso. Sa likod nila ay kagimbal-gimbal. Ang makina na gumagawa ng protina, gumagana pa ba ito? Tinignan ni Curtis. Sa loob ng makina ay punong-puno ng ipis na dinudurog. Ito ay kakaibang away ng pamamaril. Dalawang tao ang bumabaril. Sino ang unang makakabasag ng salamin? Kinuha ni Curtis ang pagkakataon para umakyat sa tuktok ng tren. Hinabol sila dito. Ang babae at si Gilliam ay namatay para sa kanya kaya siya ay nakatakas. Nagpatuloy si Curtis at Wilford. Dumaan sa kwarto ng mga mayayaman. Ninakaw ni Wilford lahat pati na rin ang makapal na panlamig. Sa wakas nasa huling pinto na sila. Binato siya ni Wilford ng sigarilyo. Nabigo ba siya? Sinabi ni Curtis na ang kinamumuhian niya ay ang kanyang sarili. Lahat ng mga mahihirap ay nasa tren. Libo-libong tao ang andoon. Pero hindi sa barko. Lahat ay dinala sa madilim na lugar na ito. Noon, ang lugar na ito ay lugar ng pagpapatayan. May babae na gustong itago ang kanyang anak. Ito ang humahabol sa kanya. Namatay sa daan. Siya ang lalaking may kutsilyo. Gusto ni Curtis buksan ang pinto kasama si Egghead para matapos na lahat ng krimen at mga kasalanan. Pero tumanggi si Wilford. Tinuro niya ang kabila. Hindi ito ang pinto pero pinto ng sinasakyan. Gusto niya na palabasin ni Curtis ang lahat. Ang totoong mundo, sabi niya. Naalala mo pa ba Edgar? Tanong niya. Sila ay laging nakatingala sa mga eroplano. Sa una, buntot lamang, kalaunan, ay ipinakita ang mga pakpak.
Ngayon kahit ang gulong ay nakikita na. Ibig sabihin ang temperatura sa labas ay umiinit, ang yelo ay malapit na matuno. Gusto nilang sirain ang pinto. Ngunit, bumukas ang pinto, ang secretary ay may hawak na baril. Ang sinabi ni Egghead ang nagpabaksak kay Curtis. Ako ang iyong gabay. Si Gilliam na kanyang hinahangaan, pati na rin ang mga tao. Para panatilihin ang balanse ng ekolohiya ng barko, ang ilang mga mahihirap ay dapat na tinanggal panapanahon. Lahat ng Rahes. Kahit na nga mga nangyar noon o kahit na ang pagre-rebelde ni Curtis ay parte ng niyang plano. Ayaw maniwala ni Curtis. Pero itinaas ni Egghead ang kamay. Pinatay ni Egghead si Gilliam dahil hindi nito nagawa ang trabaho. Nagdulot ng maraming problema sa makina. Pagkatapos sabi niya, kinuha kita para makita ang engine bay. Ang permanenteng starter na ito ay ang puso ng barko. Oo, ito. Natanggap ni Curtis ang huling bala ni Egghead. Sa itaas ay tatlong salita lamang. Matanda na ako. Sa mga nangyar, kalmadong huminahon si Curtis mga kamay na nabahira ng dugo. Maunawaan ng malinaw kung bakit ang malalaking isda ay kinakain ang mga maliliit. Sa oras na iyon, ang batang babae ay nagtago sa tabi niya. Tumakbo siya kay Curtis para ibigay ang posporo. Tinulak siya nito. Kapangyarihan sa harap niya, nasilaw si Curtis. Pero sa oras na iyon, dahan-dahang umatras ang batang babae. Wala pa sa dalawang hakbang. Umugang ang chiseled plate sa lupa. Anong ginagawa mo? Binuksan ni Curtis ang kanyang mata. Mabilis ang galaw ng Engra na hi. Si Tim ay nasa loob. Ang espasyo ay masikip kaya dinadala nila ang mga bata sa likod ng barko bawat taon. Si Curtis ay natauhan. Sinuntok niya si Egghead. Pagkatapos ay pinulot ang lardilyo mula sa lupa. Binigay ang posporo sa batang babae. Inilagay ang dinamita. Ang mga paputok na tanikala ay nagdala ng pagguho. Ang buong tren ay nawala sa track at nahulog sa bangin. Nang magising ang batang babae, ang buong tren ay napapalibutan ng apoy. Dinala niya si Tim sa labas. May nakita, isang puting oso, isang bagong mundo ngunit puno ng buhay.